Bago ang lahat, kanina sa Twitter verse, na-question ulit ang mga referees na lagi ko naman sinasabi wala tayong magagawa dyan. Kasi nga, di umano, nung na-foul si Butler, nasa 2.1 seconds na lang yung natitira. Pero binalik kasi yun ng mga referees sa 3 seconds. Nagkaroon kasi ng review or challenge kanina. Nung nakita ng mga referee na na-foul itong si Butler, lagpas siya doon sa 3-point area. Kaya nabigyan siya ng 3 free throws. Si Horford, nung na-foul niya si Butler, nakita doon na 2.8 seconds. Late din kasi ang sinasabing 7 ng mga referee. Pero dahil doon sa challenge at sa review, kung saan nagkaroon ng contact, doon ibabalik yung oras. Pero ang pinakamalapit talaga doon, 2.8 seconds. Pero nung humawak si Horford, nasa 3 seconds. Hindi rin alam kung pagpapaliwanagin pa ng NBA yung mga referee sa nangyari or magte-take ng action ng Miami Heat. Pero i-review pa rin yan sa review center na kahit merong makitang mali doon, wala na rin magagawa. Hindi na rin mahahabol yun. Maraming nangyaring ganyan sa playoffs ngayong taon. Kahit yung kay Jimmy Butler versus Bucks, dapat foul siya doon. Pero hindi rin naman nakuwang ibalik yun kahit nakita sa review. So medyo matagal din na bakante ang Denver Nuggets since May 23 pa. Magkakaroon sila ng at least 2 linggo na pahinga until Game 1 ng NBA Finals. Ang series ng Celtics at Miami umabot ng Game 7 at may laro pa sila sa May 30. Ang mangyayari doon, 2 araw na lang ang pahinga nila kung sino ang mananalo sa Game 7 bago kaharapin ang Denver Nuggets sa NBA Finals sa June 2 PH time. May downside at upside yon para sa Denver Nuggets. Una, pabor sa kanila dahil yung mga players nilang merong injury, sapat na oras or araw na yon para magpagaling. Si Jamal Murray may listed na injury sa kanya nung bago at kasagsagan ng playoffs, pero parang wala siyang injury nun. Ang listed kasi sa kanya ay knee at thumb injury. Kahit si Jokic meron ding listed na injury sa kanya, sa kamay naman. Ang downside naman nun ayon mismo kay Coach Mike Malone ay mahirap ibalik yung rhythm kapag hindi naglalaro sa actual game. Halos 2 linggo na yon. Kaya nilang gawin sa mga practice yung mga plays pero yung pressure ay hindi pa rin marireplicate nung mga nasa NBA playoffs game mismo. Hindi nila maipasok lagi sa Game 7 mentality. Base din mismo sa interview ni Jamal Murray, ayaw nilang mag-relax habang nag-iintay pa ng makakalaban sa NBA Finals. Ang practice din nila inaayos yung nakitang issue sa kasagsagan ng West Series. Pero kahit pa pareho nang tapos yung series sa East at sa West, mag-iintay pa rin sila until June 2. Yun nga lang yung sinabi kasi ni Coach Mike Malone, mahirap ibalik yung rhythm. Pero at least parehong team ang walang ganon kung sakali. Ang mananalo naman sa pagitan ng Boston or Miami ay may upside at downside din. Dahil maikli lang ang pagitan ng Conference Finals at NBA Finals. Ito yung Game 7 at Game 1. Yung merong mga injury sa kanila, hindi agad makaka-recover. At meron ding hindi nga nakapaglaro sa series dahil sa injury. Yun nga lang, nasa either 2 team yung rhythm na sinasabi ni Coach Mike Malone. Yung isa pa doon, schedule. Setup na kasi yung date para sa finals until June 19 yun, PH time, bago mag-NBA draft. Ang hindi pa nakaayos doon, kung saan ang merong home court advantage. Kapag Miami Heat ang nanalo sa Game 7, yung first 2 games doon ng finals gaganapin sa Denver. Dahil ang Nuggets ang merong home court advantage at mas mataas ang kanilang winning record. Kapag Boston ang nanalo sa Game 7, nasa kanila ang home court advantage kontra sa Nuggets. May difference sa 2 teams na yon kung sino ang kakaharapin ng Nuggets. So vice versa to. Kapag Miami ang nanalo, sila ang pupunta ng Denver at dun pa sila magpa-practice. Plus yung sinasabing media day pa. May slight advantage dun ng Denver in terms ng players. Hindi sila mapapagod sa biyahe. Kapag Boston naman ang nanalo, sa kanila pupunta ang Denver. Walang redeem at bibiyahe pa. Yung Boston meron pang redeem at kaya nilang ituloy papasok ng finals. Hindi rin sigurado after manalo ng either sa mga teams na yan kung ready agad silang pumunta sa merong home court advantage. Kahit sinong manalo dito sa East Finals at pumasok nga sa NBA Finals, history pa rin yun para sa kanila. At kung sino rin ang kakaharapin ng Denver Nuggets na unang beses nilang maglalaro sa NBA Finals sa kanilang buong franchise dito sa NBA.